Haging Posen sa ating lahat. Ang pamagat po ng aking kalumpati ay Pagyaman, inang kalikasang hiram natin. May yaman ang ating kalikasan. Marami sa atin ang hindi nakakapansin ito. Tatapuan, dito natin kinukuha lahat ng ating mga pangangailangan mula pagkain, kasangkapan, hanggang sa pangkabuhayan. Nararapat na natin itong pangalagaan at pagyamanin. Kaisipang naisipahayag. Ang pinayaman ng kalikasan, ating alamin. Napagtanto ko, ang bain ng kalikasan, saan ka nagkulang? Sarili mong mga anak, ikaw ay pinagsamantalahan. Simulan natin kilalanin ang mahal nating kalikasan. Ani mo'y nagtatanong, sakit sa kanyang iniwan. Bakit hindi ninyo kaya palagahan ang yaman kong hininom nyo lang? Gusto ko man siyang kilalanin, ngunit hindi ko magagawa. Ang tanging alam ko lang ay masusi kong aalamin ang kanyang mga inanahin. Subalit, ang aking magagawa ay ang magtuklas, magsaliksik, at alamin ang mga paraan ng patuloy na pag-alaga ng ating inang kalikasan at alamin ang dahilan ng unti-unting pagsira nito. Binalikan ko ang mga panahong tila sa lamig sa linaw ang mga ilog. Siway ng hangin kay sarap sinupin. Nagsisiberde ang mga kahoy na puno ng yabong ng mga dahon. Saan napunta? Masakit isipin na pawang mga taong nangangailangan ito ang sariling sisira ng mga biyayang nakukuha lamang natin ng libre. Pagpuno ng mga puno at pagsunog ito, kainin! Paggamit ng dinamita sa pangingisda, tambutso ng mga sasakyang, sumisira ng ating hangin. Mga hayop na tumutulong sa pabundad ng ating kapaligiran, na kumukonte na lang ng galing sa pagsasamantala ng pagiging madalang ito. Hindi ko man maituro lahat ng mga pangaubusong na isasagawa natin, ako ay nakasisiguro na lahat ng ito'y babalik at babalik sa akin. O inang kalikasan, ako'y nalulugmok sa pinaking naaalala ang magupit na dulot ni Bagyong Yolanda. Maraming pamilya ang nawasak, mga batang basbit, na tila walang alam kundi ang maglaro. Ang manibusay, wala ng buhay. Ang pagbuho ng lupa sa Southern Leyte, na pumatay ng libo-libong mga mag-aaral at guro dahil na ng pagtago nito sa kanilang paaralan. Ang pagpatay ng mga isda at ang mga maliliit nito nang dahil sa pag-agos ng langis sa ilog sa Guimaras, siyang mataon ng nakaraan. Hindi ko lubos maisip kung bakit nangyayari sa akin ito. At labis kong dinaramdam ang kawalan ng marami. Ngunit, sa likod ng aking isip, aking napagtanto, kung kaya'y ito ang naging kapalit ng lahat ng pagmamalabis sa ating inang yaman? Nararapat lamang na magsimbing aral ito sa mga sasakatauhan upang ating malaman kung paano pangalagaan ang ating kalikasan at bigyang halaga ang yaman na dahilan natin. At unti-unti natin malalaman ang halagahan ng kalikasan. Magtanim ng
saan-saan. Pangalagaan ang ating mga ilog at dagat. Magtitig sa tubig. At maging mapanuwi sa lahat ng pagkakataon. Iilan lamang ito sa hindi mabilang na mga paraan upang tayo ay makabawi sa lahat ng ating mga pagkukulang. Binigay ng Diyos inang karamihan kalikasan upang mas mapabuti ang ating pamumuhay. Magdasal at magpasalamat sa Poong May Kapal na tayo bigyan ng mabuting kalooban at mapangalagang kaisipan. Dulo nito'y pusong bukas pagmamahal sa ating inang kalikasan. Inang kalikasan, kasi rin dahilan ng pag-unlad ng ating buhay. At kung ito ay nawala, tayo rin ay wala. Alam ko na sa aking katayuan ngayon, marami ng kalaman ang ipasok sa aking isipan. Humihingi ako ng tulong sa inyo, mga kapwa kong kabataan, na tayo'y magtulungan at magkaisa upang mas pamalagaan ang ating kapaligiran. Magsagawa ng mga plataforma sa wikain